Araw ng Kapaskuhan, taong 1947, nang ipinanganak si Joseph William Feliciano Smith, o mas kilala natin bilang si Joey Pepe Smith. Pilipino ang kanyang ina at isa namang American serviceman ang kanyang ama mula sa Texas. Dumating siya dito yung kasama niya, sabay niya yung Liberating Forces ni MacArthur, yung Resbac. Yun yung nakatakas si MacArthur, di ba? Well, little history here. Sa dokumentaryo ng programang Eyewitness noong 2006 na Pepe Smith, binalikan ni Pepe ang mga lugar na naging mahalaga sa kanyang buhay. Sa Clark Air Base sa Pampanga, lumaki si Pepe. Dito rin nagsimula ang hilig niya sa mga fighter planes. Bagay na nadala niya hanggang sa siya'y magkaedad. Dito ako dinadala ng tatay ko dun sa... Ramp ito ng jet o, sa labas yan. Right. Ito naman pa ni Jolly Green Giant helicopter. Right, yung mga Chinook. Yan ang mga original. Sa kanyang murang edad, maagang nahilig si Pepe sa musikang rock and roll. Musika ang kanyang naging libangan at kaligayahan. Isa lang ang pinapakinggan ng neighborhood namin noon, si Johnny De Leon. 57, 58. So, on my way to school, maririnig ko magmula paglabas ko pala sa may gate namin eh. Nasa high school si Pepe nang mapasama siya bilang drummer ng bandang The Surfers. 1960s nang ipinadala sila sa Vietnam at nagtanghal doon sa loob ng 6 na buwan. Pagbalik ng Pilipinas, napasama naman si Pepe sa bandang The Downbeats. Dito na tumatak ang kanyang rockstar na imahe. Katunayan, binansagan siyang Mick Jagger of the Philippines dahil sa pagkakahalintulad ng kanyang forma sa miyembro ng nooy sikat na English rock band na Rolling Stones. Well, si Pepe kasi hindi pa tumutugtog, may dating na talaga as Pepe Smith, no? Eh, drummer ako eh. Eh, kita ko siya. Tapos basta nag-front siya ako, nagpunta sa harapan, bumukal, parang si Mick Jagger, ganun. Mismo talagang siya unang-unang may kita sa kanya, yung sa'yo pwede ba? Maraming na-inspire sa kanya para maging Pinoy band. Hindi lang rock band. Pati minsan yung mga style niya, yun di ba, ginagaya ng iba? Ginagaya. Taong 1966 nang mag-perform sa Pilipinas ang phenomenal English rock band na The Beatles. Ang nag-front act lang naman sa kanilang concert, ang banda ni Pepe na Downbeats. Sigaw na sigaw yung mga tao, pare. Wala. Magmula nga nung... Anong oras yun? 4 yata na nga po, parang lahat ang pumasok. They were very good. Lalo na when we opened up for them, nakita ko yung tugtog nila. Tunga nga ako, sabi ko, I'll be damned. Parang galing talaga. Mula sa kanyang bandang Downbeats, mas gumawa pa ng ingay ang career ni Pepe nang mabuo na ang legendary band na Juan de la Cruz. Rock and roll! Pepe Smith was living the dream, ika nga. Nasa rurok siya ng tagumpay at kasikatan. Hanggang sa noong 1995, naranasan niya ang isa sa pinakamabigat niyang pagsubok. Nakulong si Pepe dahil sa di umano'y pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Ito, kwerna. Diyan ako. Sa kwerna ako. Talagang pinagtripan nila ako. May nagbalita sa akin, pinanregalo lang ako doon sa birthday nung chief ng drug enforcement noon. Sabi sa loob ko, ano ba ako? Regalo eh, no? Ibinahagi rin ng kanyang kaibigang si Apa ang karanasan ni Pepe sa loob ng kulungan. Malungkot siya kasi separated siya sa pamilya niya. Hindi niya makita. Yung mga anak niya noon, meron sa mga anak noon na mga ano pa, yung naglalakad pa lang, di ba? Ah, maliliit pa talaga. Maliliit pa, Pero matapos ang mahigit isang taong pagkakakulong, napawalang sala si Pepe at nakalaya. Paglabas ng kulungan, balik si Pepe sa buhay rock and roll. Maliban sa pagiging rockstar, pinasok din ni Pepe ang showbiz. Nag-guest siya sa mga programa kabilang ang Bebote Nga at talk show na Sis. At mag-rock and roll na lang. Remember, buy something that you know that you'll live with. Kabilang sa mga TV projects ni Pepe ay ang reality show na The Smiths, kung saan napanood natin ang makulay na buhay niya at ng kanyang pamilya. Dito, nakilala siya ng kanyang mga tagahanga, hindi bilang isang rock legend, kundi bilang isa ring ama. Oh yeah, I did. Where your manners, huh? Ang tagline ng programa, The Family That Rocks Together, Stays Together. Surprise! Open your eyes!
5 ang naging anak ni Pepe. At hindi raw matatawaran ang kanyang pagiging responsableng ama. Kayo ba may alam bilang isang ama? Kamusta si Pepe Smith? Well, mahal siya ng mga anak niya. Yun ang masasabi ko. Gusto ko lang linawin na may Pepe Smith na alamat, may Pepe Smith na tao. Di ba? Okay. Mm. Yung pagkatao niya, napaka malambing at mabait na tao siya. Mm-hmm. No? And malapit siya sa lahat ng mga anak niya. Thank you much for giving us all the blessings and supporting us in our day-to-day lives. Yes, you are the coolest and awesome dad that we have.